Henesis Kabanatang 32. At ipinagpatuloy ni Jacob ang kanyang paglakad, at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. At sinabi ni Jacob nang makita niya sila, ito'y hukbo ng Diyos. At tinawag niya ang pangalan ng dakong yaon na Mahanaim. At si Jacob ay nagpasugo sa unahan niya kay Esau, na kanyang kapatid sa lupain ng Seir, na parang ng Edom. At inutusan niya sila na sinasabi, ganito ninyo sabihin sa aking Panginoong kay Esau, ganito ang sabi ng iyong lingkod na si Jacob, doon ako kay Laban at ako'y natira roon hanggang ngayon. At mayroon akong mga baka at mga asno at mga kawan at mga aliping lalaki at babae. At ako'y nagpasugo upang magbigay alam sa aking Panginoon, upang makasumpong ng biyaya sa iyong paningin. At ang mga sugo ay nagsipagbalik kay Jacob, na nagsipagsabi, dumating kami sa iyong kapatid na kay Esau, at siya rin naman ay sumasalubong sa iyo, at 400 tao ang kasama niya. Nang magkagayon natakot na mainam si Jacob at nahapis, at kanyang binahagi ang bayang kasama niya, at ang mga kawan at ang mga bakahan, at ang mga kamelyo ng 2 pulutong. At kanyang sinabi, kung dumating si Esau sa 1 pulutong at kanyang saktan, ang pulutongang natitira ay tatanan. At sinabi ni Jacob, O Diyos ng aking amang si Abraham at Diyos ng aking amang si Isaac, O Panginoon na nagsabi sa akin, magbalik ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anakan at gagawan kita ng magaling. Hindi ako marapat na kabababaan ng lahat ng kaawaan at ng buong katotohanan na iyong ipinakita sa iyong lingkod. Sapagkat dala ko ang aking tungkod, na dinaan ko ang hordang ito, at ngayon naging 2 pulutong ako. Iligtas mo ako, ipinamamanhi ko sa iyo, sa kamay ng aking kapatid, sa kamay ni Esau, sapagkat ako'y natatakot sa kanya, baka siya'y dumating at ako'y saktan niya, ang ina pati ng mga anak. At ikaw ang nagsabi, tunay na ikaw ay gagawan ko ng magaling, at gagawin ko ang iyong binhi na parang buhangin sa dagat, na hindi mabibilang dahil sa karamihan. At siya'y nagparaan doon ng gabing yaon, at kumuha ng mayroon siya na ipagkakaloob kay Esau na kanyang kapatid. 200 kambing na babae at 20 lalaking kambing, 200 tupang babae at 20 tupang lalaki, 30 kamelyong inahin na pati ang kanilang mga anak, 40 baka at 10 toro, 20 asna at 10 anak ng mga yaon. At ipinagbibigay sa kamay ng kanyang mga bataan, bawat kawan ay bukod. At sinabi sa kanyang mga bataan, lumagpas kayo sa unahan ko at iiwanan ninyo ng 1 pagitan ang bawat kawan. At iniutos sa una na sinasabi, pagka ikaw ay nasumpungan ni Esau na aking kapatid at ikaw ay tinanong na sinasabi, kanino ka at saan ka paroroon at kanino itong nangasa unahan mo? Kung magkagayo sasabihin mo sa iyong lingkod na kay Jacob, isang kaloob nga, napadala sa aking Panginoong kay Esau. At narito, siya'y nasa hulihan din naman namin. At iniutos din sa 2 at sa 3 at sa lahat ng sumusunod sa mga kawan na sinasabi, sa ganitong paraan sasalitain ninyo kay Esau, pagkasumpong ninyo sa kanya. At sasabihin ninyo saka, narito ang iyong lingkod na si Jacob ay nasa hulihan namin sapagkat kanyang sinabi, paglulubagin ko ang kanyang galit sa pamamagitan ng kaloob na sumasaunahan ko. At pagkatapos ay makikita ko ang kanyang mukha, marahil ay tatanggapin niya ako.
Gayon isinaunahan niya ang mga kaloob at siya'y natira ng gabi niyaon sa pulutong. At siya'y bumangon ng gabi niyaon at isinaman niya ang kanyang dalawang asawa at ang kanyang dalawang alilang babae at ang kanyang 11 anak at tumawid sa tawiran ng habok. At sila'y kanyang isinama at itinawid sa batis at kanyang itinawid ang kanyang tinatangkili. At naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya hanggang sa magbukang liwayway. At nang makita nitong siya'y hindi manaig sa kanya, ay hinipo ang kasukasuan ng hita niya at ang kasukasuan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakikipagbuno sa kanya. At sinabi, "Bitawan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na." At kanyang sinabi, "Hindi kita bibitiwan hanggang hindi mo ako mabasbasan." At sinabi niya sa kanya, "Ano ang pangalan mo?" At kanyang sinabi, "Jacob." At sinabi niya, "Hindi natatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakikipagbunyi sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nanaig." At siya'y tinanong ni Jacob at sinabi, "Ipinamamanhi ko sa iyong sabihin mo sa akin ang iyong pangalan." At kanyang sinabi, "Bakit nagtatanong ka ng aking pangalan?" At siya'y binasbasan doon. At tinawag ni Jacob ang pangalan ng dakong yaon na Peniel, sapagkat anya'y nakita ko ang Diyos ng mukhaan at naligtas ang aking buhay. At sinikatan siya ng araw nang siya'y nagdadaan sa Penuel at siya'y nagpipilay sa hita niya. Kaya't hindi kumakain ang mga anak ni Israel ng litid ng balakang na nasa kasukasuan ng hita hanggang ngayon, sapagkat hinipo ng taong yaon ang kasukasuan ng hita ni Jacob sa litid ng pigi.